Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Bale, ang i-share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol ito sa Santo Ninyong Hubad. Yan guys, Santo Ninyong Hubad, kumbaga may ituturo ako sa inyo na orasyon o buhay na salita para kumbaga lahat ng mga tao na nakapaligid sa inyo ay maging maamo sa inyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga napakabisa nitong orasyon na to guys dahil may gumamit na din ito guys na subscribers ko. So, yan, talagang nag-message sila sa akin guys na sabi napakaganda pala niyan ma'am kasi talagang napagana daw niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos may mga nanghihingi din sa akin guys ng mga orasyon o dasal na sabi pampaamo. Yun guys, kaya ito na lang ang i-share ko sa inyo. Yung ano guys, orasyon o buhay na salita na uusali nyo, ha, kapag kayo ay may Santo Ninyong Hubad. Tapos ngayon guys, kumbaga yung topic ko is na ano na guys, yung Santo Ninyong Hubad, ha, nasa Santo Ninyong Hubad na kasi marami guys yung mga nagme-message sa akin na kumbaga kulang guys ang kaalaman nila, kulang ang kanilang kaalaman guys pagdating sa Santo Ninyong Hubad, ha. Ito ipapaliwanag ko sa inyo kasi marami ang subscribers ko, kumbaga mga bago sila na kumbaga ano, para bang hindi, kulang ang idea nila pagdating sa Santo Ninyong Hubad, ha? Ngayon guys, bali kapag may Santo Ninyong Hubad kayo, halimbawa lang bibili kayo ng Santo Ninyong Hubad. Kailangan guys, sa kumbaga sa may kakayahan na sa spiritual yan guys, ha? Kumbaga, sa madaling salita, may alam sa spiritual yung tao na bibilihan nyo ng Santo Ninyong Hubad. Kasi yung mga iba naman guys, kumbaga nagtitinda sila ng Santo Ninyong Hubad, walang dasal yun, ha. Kumbaga ipapadala sa inyo ang Santo Ninyong Hubad, kumbaga walang kumbaga patay siya sa madaling salita, walang buhay. Ha, walang buhay, kayo na lang ang magbubuhay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya medyo mahirap. Yan guys ang ibig kong sabihin na kapag nabili kumbaga basta tininda lang tapos na okay na yun. Yun guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, kapag bibili naman kayo sa yung baga may kakayahan sa spiritual, karamihan guys sa may kakayahan sa spiritual is may dasal yung Santo Ninyong Hubad bago ipadala sa inyo. Ang ibig sabihin guys ay ipapadala ito sa inyo guys na kumbaga may buhay na, para bang baby guys, yan ang ibig kong sabihin, parang baby, 'di ba, yung bata na halimbawa lang ipinanganak, may buhay, tapos ngayon ito ay ipapaampun sa'yo. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga ipapadala sa'yo na may buhay, dahil yun ay may dasal na. Yan ang ibig kong sabihin, ha, kasi marami ang mga subscribers ko na nagme-message sa akin na hindi nila masyado naiintindihan yung sa Santo Ninyong Hubad, kaya ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos yung pagdating sa Santo Ninyong Hubad, ha. Tapos ngayon, halimbawa lang nabili nyo yan guys, sa dumating sa inyo na buhay na kailangan alagaan nyo yan guys sa dasal. Ha, dasal yung tinuturo ko sa inyo na buhayin ang Santo Ninyong Hubad ng 49 days. Yan guys, alagaan nyo sa dasal para lang kayong nagpapakain ng bata. Diba ang bata, pinapakain para lumaki. Ang Santo Ninyong Hubad naman ay dinadasalan, inaalagaan sa dasal para ito ay lumakas. Yan guys. Para bang ganun ang ano, para mas maintindihan ng mga walang alam sa Santo Ninyong Hubad. Yan guys ang ibig kong sabihin, ha. Dahil ako guys, ang Santo Ninyong Hubad ko ay kumbaga talagang ito ay buhay na. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil ako guys yung tao na kahit na guys ano yan kumbaga, kahit natapos ang 49 days, pabalik-balik na taon-taon na yan, taon na 49 days, ang inaano ko talagang hindi ako guys nagsasawang magdasal. Dahil gusto ko lumakas ng lumakas ang gamit ko. Yan guys, ang Santo Ninyong Hubad ko, ha. Dahil ang Santo Ninyong Hubad ko is matagal na ito guys sa akin. Yung isa kong Santo Ninyong Hubad, matagal na yun guys. Kumbaga talagang dalaga pa ako noon guys, wala pa akong asawa. Yan guys, wala pa, hindi pa ako, ibig sabihin wala pa akong anak noon kasi wala naman akong asawa ngayon. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ha. Kumbaga matagal lang yun sa akin, mga nasa 18 years old yata ako. Yun guys, kaya kumbaga buhay. Pero kumbaga talagang ito guys dati, kasi syempre nasa edad na yan, yung mga edad na ganyan, nagamit ko siya guys sa ano,
sa love life, guys. Yan ang ibig kong sabihin. Dahil kapag ikaw ay may santo ninyong hubad, ha, ipapaliwanag ko ng maayos. Kapag may santo ninyong hubad ka, yan, guys, ay pwedeng tumalab yan sa love life. Kumbaga, marami ang magkakagusto sa'yo. Yan, guys, kumbaga, hahabol-habulin ka ng mga lalaki o babae. Yan, guys, dahil ang santo ninyong hubad mo ay buhay. Yan, kaya kailangan buhayin. Huwag tayong tatamad-tamad sa pagdarasal kung gusto nyo yung mga ganyan na bagay, guys, ha. Pero guys, isasampul ko na lang yung sarili ko, ha. Kasi bali na experience ko talaga to dahil nga sa santo ninyong hubad, guys, na as in talagang nagkagulo-gulo, guys. Ha, nagkagulo-gulo talaga, guys. Dahil kumbaga dumating na ang time noon, guys, na kumbaga pinag-aagawa na ako. Hindi pa naman ako, ang pangit ko naman yan, guys, ang ibig kong sabihin sa madaling salita. Talagang pinag-aagawan ako para bang halos magpatayan, guys. Magpatayan dahil lang sa akin. Yun, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, nung na-discover ko na na ang mga bagay na ganyan, guys, is may, ano, kumbaga, may limitasyon, may batas yan, guys. Doon na ako naglaylo. Sabi ko, hala, hindi ko alam na ganito pala ito. Kasi, kumbaga, kulang pa ang kakayahan ko sa spiritual nung time na yun, na nangyari yun. Yan, guys. Kaya, kumbaga, ngayon, guys, kumbaga, ako na mismo ang nagkakaroon ng limitasyon sa sarili ko. Na porkit may nagkakagusto sa'yo, halimbawa, ikaw may santo na yung hubad ka, maraming babae ang nagkakagusto sa'yo, ulalaki. Ngayon, ikaw na lang, guys, ang mag-control. I-control mo ang sarili mo na hindi lahat ay papatulan mo. Yan, guys, ha. Dahil may batas ang spiritual. Masama din yan, guys, na halimbawa lang may santo na yung hubad ka, buhay ito, ginagamit mo ito sa love life. Tapos ngayon, marami ang magkakagusto sa'yo, sige-sige ka lang, masama yun, guys, ha. Dahil talagang dumating na yun sa experience ko lang, guys, ha. Dumating yun sa time ko na talagang grabe ang gulo, talagang grabe, as in grabe. Foreigner pa, guys, talagang pinag-agawan ako. Yan, guys, na halos gusto nang magpatayan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Yan, kaya kumbaga noon, mula noong ano, guys, is in, nag-ano na ako sa santo ninyong hubad, na kumbaga gagamitin ko na lang sa negosyo. Yan, guys, dahil ito ay nagbibigay ng swerte, guys, sa love life. Ha, sa love life, sa mga mag-asawa dyan, mag-boyfriend, yan, guys. Nagdadala ito, guys. May ikikwento pa ako sa inyo, guys. Isang lalaki, guys, na napakapangit niya. Pangit sa madaling salita. Kumbaga, di ba may mga sinasabi dyan na mga sabi, ay, antay din naman yung ano o yung ganun, guys. Ha? Yun ang ibig kong sabihin, ha. Yan, kumbaga talagang, guys, alam nyo, talagang, kumbaga, ano talaga to, kumbaga sa madaling salita is, napakaganda nito. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, napakaganda niya. Yan. Yan, guys, kumbaga talagang nagdadala ng swerte sa love life. Basta huwag nyo lang aabusuhin. Kumbaga kayo ang hahabuli ng babae o lalaki. Hindi ka maghahabol sa kanila. Ganyan, guys, ka ang power ng ano ng santo ninyong hubad. Dahil kagaya ng sinabi ko sa inyo na yung ano, guys, untidy siya. May mga tawag, di ba? Minsan naririnig, uy, untidy siya. Yung para bang marumi na tao, yung ganun, para bang hindi naliligo. Pangit yung ano, guys, may santo ninyong hubad, ha. Hindi naman ako sa namimintas. Para bang naikwento ko lang, guys, yung ano, guys, yung naka-experience ng santo ninyong hubad. Nabuhay ang santo ninyong hubad niya, pero ito, guys, ay napakaganda talaga. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, talagang sobrang ganda. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Pangit siya, guys, ha. Hindi, kumbaga sa madaling salita, tambay siya. Tapos ngayon, ano pa, walang trabaho, paupo-upo lang sa kanto-kanto. Yan, guys, pero alam nyo, nagkaroon siya ng girlfriend na maganda, makinis, at mayaman pa. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya ganun ka-powerful yung santo ninyong hubad, ha. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Dahil ito, guys, ay talagang napatunayan, guys, na nagdadala ito ng swerte sa love life. Ha, dahil ikaw ang hahabulin, basta kayo na lang ang mag-control kapag kayo ay may santo ninyong hubad, ha. Marami na rin akong subscribers, guys, na kumbaga nagkwento sila sa akin na ganito ganyan yung santo ninyong hubad ay kumbaga totoo pala yun. Doon nagkikwento sila sa akin. Subscribers ko, guys, maraming nagme-message sa akin. Yun ang ibig kong sabihin. Pero ako ngayon, guys, ang santo ninyong hubad ko ay ginagamit ko ito, guys, ha, sa business. Yan, guys, ha. Diba, nandyan yan, guys, ha. Paano daw humiling sa santo ninyong hubad? Andyan na yan, guys, sa ano, eh, sa dasal yung tinuro ko sa inyo, guys, na pambuhay ng santo ninyong hubad. Diba, pakinggan nyo na lang yung ano ko. Jesus Domino ninyo makapangyarihan sa pamamagitan ng aking lubos na paniniwala at pananalig sa iyong kabanal-banalan, kapangyarihan o kadakilaan. Ay, Niel, sa hirap
kami ay hanguin o ako ay hanguin, ha, at sa biyaya mo ako pasaganain. Yan, di ba, kahilingan na, andyan na yan, ang kahilingan na yan, ha. Kung mag-ipapaliwanag ko sa inyo ngayon, isa-isa, himay-himayin ko yung pagdating sa santo ninyong hubad, ha. Sa biyaya mo kami pasaganain, ha, hanguin, hanguin, ha, sa biyaya mo pasaganain dito sa lupa, at kung masasambit ko ang makapangyarihan mong pangalan, eh, heye, ipagsanggalang at iligtas mo kami sa lahat, o ako, sa lahat ng mga sakit, panganib, sakuna, masasamang tao. Yan, guys, ang ibig kong sabihin dahil napakaganda ng santo ninyong hubad. Yan, di ba? Nandyan yan sa dasal, guys, ha? Yung maghahanap ng dasal, andyan, may upload ako dyan. Yung medyo green ang logo na santo ninyong hubad pambuhay. Yan, guys, napakaganda niyan. Tapos, isusdominan ninyo, yun na nga, di ba? Tapos, may karugtong pa yun, guys. Tapos na yun, guys, ha? Ito ang sa pagdarasal naman, ha? Tapos ngayon, guys, pakatapos nun, guys, sa pakatapos, kumbaga sa madaling salita, pakatapos, guys, ng ano, pakatapos nung dasal na yun, guys, is banggitin nyo yung ano, guys, yung kahit with yum igusum, kahit with biyum niyum igusum, hasi ama hasi. Yan, guys, kumbaga banggitin nyo yan. Ha, yan, guys, sabanggitin nyo. Tapos ngayon, guys, yung haik doon na napampalakas ng anting-anting o ano, guys, ha, para mas lumakas ang inyong santo ninyong hubad. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Dasalin nyo yung haik doon na haik munira, haik sang sakripisya. Yan, guys, ituloy-tuloy nyo lang yan, guys, ha. Ituloy-tuloy nyo lang yan, guys, ha. Yan, guys, tapos ngayon, ano pa ang gagawin nyo? Tinuturo ko na ito sa inyo, guys, ha, kasi yung iba na mga bago, marami ang nagme-message sa akin ng mga bago kong subscribers ngayon, guys, gaganon kayo, ha. Pero everyday, ha, kung kaya nyo bumili ng kandila, kahit pinakamaliit na kandila, ha, pwede kayo magsindi ng kandila dahil yun ang ginagawa ko ngayon, guys. Everyday ako nagsisindi ng kandila, kahit buhay ng santo ninyong ubad ko, pag dadasal lang ko siya, nagsisindi ako, kaya marami akong kandila. Kahit yung maliliit lang, guys, na kandila na mga nabibili sa grocery, guys, yung pinakamaliliit lang, guys, para makatipid kayo dahil kailangan ipaubos yan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Tapos pagkatapos yung ganun, gaganon kayo, guys, ha. Ang kalikasan, ay ako apang kalikasan. Tatlong beses yan, guys. Habang kayo ay humihigop ng energy, kailangan, guys, ay nakakonsentrate kayo na naghihigop kayo ng energy ng dagat, kahit na anong mga puno dyan sa paligid nyo, lahat ng may buhay, hangin, kahit mga kapitbahay nyo, higupin nyo ang energy. Yan, guys, pero wag na kayong humigop ng energy ng kapitbahay nyo, dahil ako, guys, alam nyo sa totoo lang, ha. Ito na naman, guys, ang ikikwento ko sa inyo. Ako, guys, bale, hindi ako naghihigop ng energy ng kapitbahay ko. Ha, yan, guys, pero hindi ko alam kung bakit ang mga kapitbahay ko ay lagi yan umaalis, guys. Hindi ko alam kung bakit, ano bang, ano, guys. Kasi kahit saan ako, guys, lumipat, yan, guys, ang ibig, kahit saan ako lumipat ako doon sa una kong nabili na bahay, yung kahilingan ko sa wishing oil na talagang nag-grant, guys. Yung kapitbahay ko umalis, guys. Tapos nung umano na naman ako dito, guys, sa kundo, yung kapitbahay ko na naman, guys, umalis na naman. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ngayon, dalawa na ang kapitbahay ko na umalis. Hindi ko alam kung bakit, guys. Ay, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako maghihigop ng energy nila. Ayan, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya minsan hindi ko maipaliwanag ang sarili ko kung ano ba ganun. Yun, guys, ang ibig kong sabihin. Wala naman akong ginagawang masama, na hindi nga kami nagkakausap. Kasi dito, guys, sa kundo, bali kanya-kanya dito, kanya-kanyang kwarto, walang pakialaman, ganun, guys. Hindi naman ako nakikipag-usap, or kahit na hindi ko nga nakiaywang kubat, ganun, guys, ha. Abang istorya. Yan, guys, ang ibig kong sabihin pagdating sa santo ninyong hubad, ha. Napakabisa nito. Tapos ngayon, guys, basta alagaan nyo lang yan sa dasal, ha. Yan, guys, tapos ituturo ko sa inyo, guys, yung ano, yung pag may santo ninyong hubad kayo, kung gusto nyo ba na lahat ng mga tao na nakapaligid sa inyo, halimbawa may pupuntahan kayo, halimbawa yung mga namamasukan sa trabaho dyan, yung may mga amo, may mga katrabaho na hindi magaganda ang pag-uugali ng inyong mga katrabaho, mga office mate, o kahit nasaan pa yan, sales, mga sales lady man kayo, o kahit na ano pa, basta kayo ay namamasukan, dahil kapag namamasukan, guys, ay kumbaga hindi mo solo yan, dahil hindi tayo ang boss dyan, guys, ha. Yan, guys, kumbaga may mga pakikisamahan tayo.
ang orasyon, guys, na ituturo ko sa inyo ay napakaganda niya para lahat ng mga tao na nakapaligid sa inyo ay ito ay maging maamo sa inyo. Yan, guys. Kailangan buhayin niyo ang santo ninyong hubad dahil ang santo ninyong hubad na yan, guys, ay napakaganda. Alam niyo, guys, kahapon, bali, gumawa na ako ng video, guys, sa topic ko na to, guys, pero hindi ko ito na-upload, guys, ha? Kasi hindi ko alam minsan, guys, alam nyo may pumipigil minsan sa akin na mag-upload. Yan, guys, sa madaling salita. Natawa na lang ako, guys, nung nag-video ako, guys, yung nagre-record ako, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Natawa ako, guys, kasi ang lalamunan ko, guys, sabi ko parang yung nagbanggit na ako, guys, ng orasyon, guys, is talagang nagka-urtal-utal na talaga ako. Isamantala yung orasyon na yun talagang memorize ko na yan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, nagka-utal-utal ako ngayon. Talagang, kumbaga, may pumipigil para mag-upload ako, guys, ng video. Tapos ngayon, guys, ang nangyari pa, guys, ha, nung nag-ano pa ako, guys, yung lalamunan ko is talagang para bang may umano dyan sa lalamunan ko. Kaya para bang yung laway ko, nagbara yung laway ko. Grabe yung tawa ko, guys. Kasi sabi ko may pumipigil sa akin para mag-share ako ng orasyon na yun. Na to, na i-share ko ngayon sa inyo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, yun na nga nangyari, guys. Tapos ngayon, guys, isinib ko yun, guys, sa cellphone ko. Save na ang video. Hindi ko alam kung bakit pag-check ko kasi i-upload ko na sa YouTube. Yun, guys, ang nangyari. Wala talaga, as in wala. Kaya sabi ko, uulitin ko na naman. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kasi minsan pinipigilan nila ako, guys, yung mag-upload ako ng mga kung ano-ano. Yan, guys, parang pinipigilan nila ako. Minsan niya, nag-post din ako, guys, ng ano, yung mga parabang gusto kong i-share sa inyo yung mga himala na nangyayari sa buhay ko. Yun, guys, alam nyo, minsan nakakapag-post na ako niya sa Facebook, nakakatatlong post na ako, upload, post. Ibig sabihin, pag nag-post na yan, pasok na yan sa Facebook, hindi talaga pumapasok, guys. Paulit-ulit ako niyan, paulit-ulit talagang yung i-upload ko sana, guys, na parabang may pag-ano sa sarili ko, parabang mga himala sa buhay ko na sabi ko i-share ko sa inyo. Yun, guys, talagang hindi talaga yun pumasok sa ano, guys. Hindi talaga yun pumasok sa Facebook. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, minsan may pumipigil sa akin, guys, sa mga bagay na yan na parang hindi ako mag-share, ganito, ganyan. Yun, guys, ang ibig kong sabihin, kung ano-anong ginagawa nila sa akin para hindi matuloy ang pag-upload ko, yun, guys, ha. Yan lang, guys. Tapos ngayon, babanggitin ko ang orasyon, ha. Isusulat ko ito sa description, ha. Description ko isusulat. Tapos ngayon, ayan na naman, guys. Pindutin nyo lang, guys, yung ano, ha. Talagang minsan may humaharang sa akin. Pindutin nyo lang, guys, yung title, ha. Pindutin nyo ang title, lalabas yan sa description, lalabas ang orasyon na to, ha. Banggitin yung mabuti, tapos babanggitin kong mabuti, tapos sundan nyo na lang, ha. Yan, guys, kasi medyo ganyan yan. Minsan may nanggugulo sa akin. Yan, guys, ha. Jesus, Santa Cruz, Espiritu ninyo, lahat kayo ay aamo sa akin. Jesus, Espiritu ninyo, lahat kayo ay aamo sa akin. Jesus, Espiritu ninyo, lahat kayo ay aamo sa akin. Yan, guys, kumbaga, bago kayo pumasok sa trabaho, o halimbawa lang nandiyan ka na sa trabaho, mag-orasyon ka muna, guys, bago ka makisalamuha sa lahat ng mga tao dyan. Yan, guys. Tapos yung santo ninyong hubad nyo ay hawakan nyo ito sa kanan na kamay. Ha, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kanan na kamay habang kayo ay nagbabanggit ng orasyon na yan, guys. Ha, trabaho man o negosyo, guys. Ha, hindi lang ito para sa trabaho, para din ito, guys, sa mga nagninegosyo, guys, ha, na kumbaga para lahat ng mga customer nyo ay babalik-balik ito sa inyo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, na kasi syempre nagiging maamo ka sa kanila, kaya babalik at babalik yan sa inyo, di ba? Yan, guys, ang ibig kong sabihin, kaya ang santo ninyong hubad ay nagdadala ng swerte sa trabaho, sa tapos sa love life, guys. Basta alagaan nyo lang sa dasal, huwag kayong tatamad-tamad magdasal. Yan, guys, ha. Kasi kumbaga marami din ang nagtatanong sa akin, ma'am, paaura ako ng santo ninyong hubad ko. Kayo na mismo, guys, ay makakapag-aura ng santo ninyong hubad nyo
kung alam nyo guys na ang pagdarasal nyo sa kanya ay taos sa puso, talagang yan guys ay mabubuhay at mabubuhay yan guys. Ha? Kumbaga alagaan lang sa dasal kapag sa santo ninyong habag, kagaya ng sa bata na kapag baby, pinapakain lagi, alaga sa pagkain, ito ay talagang lumalaki. Ganun din ang santo ninyong habag, siya ay lumalakas. Ha? Yan guys, yan lang ang i-share ko sa inyo ha. Yan lang guys ha, isusulat ko na lang sa description. Thank you guys, thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Pasensya na kayo kung minsan bihira ako guys makapag-upload ha. Dahil yun nga, minsan kasi ano guys, gumagawa ako ng video minsan guys is minsan hindi ko natutuloy yung pag-upload sa YouTube dahil minsan may mga boses na lumalabas. Eh samantala ako lang naman dito, yung anak ko napakatahimik niyan guys. May mga lumalabas na boses na kung ano-ano yan guys. Tapos yung ano ko, para bang yung sa noo ko, lagi nilang na maraming nakakapansin na minsan ganito ganyan o ganun, maraming nagme-message sa akin. Yun guys ha. Yan lang guys, kaya bihira ako mag-upload kasi minsan may mga harang-harang talaga. Yan lang guys ha. Tapos yung mga naghahanap sa akin guys sa YouTube, yung pangalan ko guys sa YouTube, yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ko ha. Ayan lang guys. Thank you guys. I love you all. Bye.